Hi guys, I'm Dispenser. And I'm Wits of Bren Esports Valorant Team. So yun na, tulad ng last review ni Jesse Bash at Burkum about sa ROG Carries Wireless Mouse, sinabi nila kung gaano talaga ka-importante yung mga peripherals to, para sa aming mga pro esports player. And para naman sa keyboard, syempre kailangan natin yung keyboard na ginagamit natin is compact para malaki yung space para sa mouse. And syempre, yung response rate ng keyboard kailangan mabilis siya para maganda yung galawan and our movement natin in game. And para naman sa mouse, kailangan maganda yung shape niya at yung tracking niya para maganda naman yung tutok natin. So, para sa player review namin today, pinadala sa amin ni ROG itong ROG Gladius 3 na wireless mouse at itong ROG Claymore 2 na wireless keyboard. So guys, tara, samahan nyo kami. I-review natin ito ngayon. Let's go! So itong Claymore 2 at Gladius 3 wireless, ang mga bagong 2.4 GHz wireless peripherals na is ROG na ginawa nila para sa aming mga esports players. So, simulan natin sa Claymore 2. Una, modular keyboard siya. Meaning, kunwari galing kang work from home ka, di ba? Nagkatrabaho ka. Tapos sa game time yun na. Pwede mo tanggalin tong tong numpad mo para maging 10 keyless at mas more space para sa mouse mo. Hindi babangga-bangga. Hindi mo na kailangan i-align ng ganito, pero gusto ko yung nakaganto yung align. So, yun. Yun yung number one feature niya. Tapos yun, ibabalik mo na siya. Kunwari, maglalaro, mag-work ka na ulit. Ayan. Sobrang dali lang guys, di ba? Tapos sa 2.4 GHz wireless na din siya. So, ginagamit niya yung mga lag connection free na 2.4 GHz wireless na mga ROG mouse. So, feeling ko responsive to at masyadong mabilis to pag-init. Pero Dispenser, wag natin kalimutan yung ROG RX optical mechanical switches niya. So, pag kinumpara mo siya sa mga ordinary mechanical switch na may mga spring, itong ROG Claymore 2, meron siyang laser sa loob. So pag sinabing may laser sa loob, mabilis yung response rate niya at saka yung rebound niya. Solid siya. So lipat naman tayo kay ROG Gladius 3 wireless mouse. Last na ni-review nila Jesse Bash at Burkum is yung ROG Carries wireless mouse. So itong ROG Gladius 3 medyo may pagkamabigat at saka medyo may pagkamalaki. Kita nyo naman, diba? So bagay na bagay to sa mga malalaking kamay katulad ko, mga lods. So yun, tulad ng sa Gladius 2 before, pwede mo siyang palitan yung switch niya. Hindi mo na kailangan maghina o mag-solder. Kunwari, medyo nababaga lang sa response or may sarili kang preference. Tapos yun, nandito yung kasama niya eh. Dito na kasama sa box yung Omron switch ba yun? So as long as na push fit na yung socket ng mga switches mo tulad nito, yan, hindi mo na kailangan mag-solder dahil meron siyang feature about sa push fit switch socket 2 feature. Tapos yun nga, ang gamit niya ngayon is yung ROG na micro switch sa loob. Yun yung gamit niya ngayon. Kung gusto niya mag-Omron switch, yun, hindi niyo na kailangan maghinang. Alam mo ba, Dispenser, meron niyang 400 IPS na sensor? Talaga? Ganun siya kalupit, pre. Tsaka meron siyang 1000 Hz na polling rate. Mm-hmm. Tsaka, sa sobrang exotic niya, pre, meron siyang 19,000 DPI. Pwede pala pang... Pwede umabot ng ganung kalaking katawan. Pwede pala mag-warzone yan eh. Pang-warzone mouse yan eh. Kahit saang FPS pwede. Solid. Oo. Lalo na sa mga mabibilis yung mga kamay dyan. Paano? Diba? Pwede mo taasin yung DPI. Switch lang. Nakaikot na yung screen mo. Yes, sir. So, alam mo ba, Dispenser, itong ROG Gladius 3 natin, meron siyang tatlong modes. Mm. Alam mo ba kung ano yun? Ano yun, lads? Siyempre, may 2.4 GHz na wireless. At saka, pwede rin, kung gusto mo ng wired, pwede mo rin gawing wired. Tapos, na gamit yung USB-C. USB-C na wired USB-C siya. USB-C pa. Tsaka, pinakagusto ko dito, yung Bluetooth niya. Mm. Alam mo bakit gusto ko rin? Kasi low energy lang siya. Solid na. So, feeling ko rin, mabilis tong mag-charge kasi USB-C na yung gamit niyang pang-charge siya. Mm. USB-C na siya, guys. So, feeling ko, pag nalawa ba tagad, pwede mo i-charge kahit mga 30 minutes lang. Mga gamit mo. Yes.
So, yun na yung feature ng ROG Claymore 2 wireless keyboard natin. At no? ROG Gladius 3 wireless. So, tara, samahan nyo kami, subukan namin siya for let's battle. Let's go! Let's go, let's go! Kumusta? Parang nanggigigil ka kayo ba? Ayan, ganun talaga ang maglaro. Ganun ka talaga. So, kaya pero, feeling ko, goods na goods sa itong mouse na ito eh. Kumusta yung durability? Yung durability, feeling ko talaga tatagal. Tsaka meron siya extra na switch eh, kasama sa box na. Tapos, di mo na kailangan maghinang kung if ever may mangyari. Or, rager ka, laging pinupok mo yung mouse. Nagkaroon ng problema. Pero, yung feels, sobrang solid. Yung lalala na yung shape. Feeling ko, ito na yung gagamitin kong mouse. Yung keyboard, kamusta? Yung keyboard, premium feels. Ngayon ko na nakaramdam ng gantong switch, which is yung ROG RX na mechanical optical. Yung laser yung gamit nila, kaya kakaiba talaga sa feeling. Kasi ako, nasanay ako sa mechanical keyboards. Pero pinaka-bias ko rito is yung mouse talaga. Baka naman, ROG. Baka naman, ROG. So, dispenser, di ko ba naiingayan sa ng keyboard? Di naman, Lodi. Mas gusto ko nga yung mas tahimik eh. Kasi kahit doon ako nakasanayan, syempre eh. Merong makakunwari, merong mga baby sa bahay. Sino tahimik na naglalaro. So, overall guys, being as a pro player, sobrang laking tulong sa amin ng mga sobrang goods na peripherals. Especially yung sa aming komportable na peripherals talaga. Doon kami nag-excel. Kahit sobrang liit na advantage lang, kailangan namin. So, feeling ko itong ROG Gladius 3 na wireless mouse is sobrang solid sa akin, sakto-sakto sa akin. Pagiging ergo niya, yun yung shape ng mouse niya, yun yung napaka-number one. Perfect for FPS talaga siya. FPS games talaga siya. No, especially itong keyboard na to. Ito, kanyari, gamer kayo, tapos nag-work din kayo. Pwedeng-pwede siya. It's may numpad siya. Pwede niyo gamitin for work. And, kakabit nila. Yun din. Tapos may armrest pa. Kanyari, masyado ka ng matagal sa ano. Sober. So, yun po ang player review namin sa ROG Claymore 2 and Gladius 3 Wireless. So, kay ba nung gusto mong feature dito sa dalawang Xbox? Siguro yung nagustuhan ko talaga is yung sa mouse kasi ergo siya and sobrang bias ko talaga sa mga ergo mouse eh. Tapos yung weight naman, di naman siya big deal sa akin kasi especially sa ganito kalaking na mouse, feeling ko okay na yung weight niya. Naka PTF fit din siya. Sobrang solid na mouse pattern. Ikaw ba? Ano ba na gusto mo sa kanan dalawa? Ako syempre kaya dito sa keyboard na to. Nagustuhan ko dito yung RX, ROG RX optical switch. Optical switch. So laser siya. So pag sinabi laser, sobrang bilis ng response rate. Kaya importante yun para sa okay ba rin yung feels niya eh. Parang premium feels eh. Parang sobrang smooth lang pag pinipindot mo. Oo, okay ba eh. Parang ngayon ko lang naramdaman yung mga gantong pindutan. Solid. Solid. So, ayun. That's all for tonight. Thank you for watching and I am Wits. And I'm Dispenser. And thank you and please always support Bren Esports. Bye!